Good afternoon guys, no? Ito ulit si Enting Galigot, no? Uunahin ko po, ituturo ko ngayon yung pagkakabit ng hihirapin alarm sa motor. So, una po, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, tapos share yung video, hit the bell, para po sa mga iba pang update ng ating video. So, subscribe na lang po. At madali lang naman po ang pagkakabit ng hihirapin alarm sa ating motor. So, kinabit ko siya sa SYM na motor. SYM bonus 100. Doon siya nakakabit. So, in-explain ko doon yung bawat wiring, kung paano niya ikakabit, saan niya ikakabit. No? Hindi ko na siya winire isa-isa, pero in-explain ko isa-isa kung saan siya ikakabit. Basta ang kailangan niyo lang ay isang relay, SPST na relay. Ito yung mga ginagamit sa busina lang, no? Yung apat na paa, pwede yun. So, yun lang kailangan. Kung wala kayo nun, SPDT, huwag nyo lang gagamitin number 87. And 87, hindi nyo gagamitin. Ay, 87 ay hindi nyo gagamitin. 87 lang. Pag SPDT. Pero, ang kailangan nyo, SPST. Tsaka dalawang diode na 1N4007. Tsaka isang switch na DPDT. Mamaya makikita nyo sa video kung anong klase siya. No? Tapos, yung connection niya, paki-check na lang mabuti, tsaka pag nagagawa tayo ng wiring, no, siguraduhin natin tama yung pagkaka-wire. No? Huwag nating madaliin or huwag tayo basta buksan natin, dahil tingnan nyo muna mabuti yung wiring niya kung maayos, kasi maaaring mag-short, masunog. Diba? Sayang naman po. Okay lang kung puputok ang fuse, eh, kung masunog po ang motor natin, mas mahirap po. Kaya, yun po. Basta tama ang pagkakabit niya, wala akong mangyayaring masama sa ating motor. Tsaka, mas maganda kung lalagyan nyo siya ng fuse. So, kung hindi ko man nalagyan ng fuse sa video, lagyan nyo siya ng fuse. Ang lalagyan nyo ng fuse sa line ng positive niya, sa relay. Positive line, na galing sa motor, papunta sa relay. Kakabit na kayo ng fuse. So, ganun lang po siya. Uulitin ko, tingnan nyo mabuti ang pagwawiring nyo at ayusin para maging maayos. Tsaka, mas maganda kung hihinangin natin yung bawat connection niya. So, panoodin niyo po yung video para matutunan niyo kung paano pagkakabit ito. Malaking tulong ho ito sa atin para hindi man ho natin totaling masabing maiiwasan yung mga nangunguha ng motor, ang mga magnanako ng motor, mga carnapper. Plus, mababawasan yung pagkakataon nila na makuha yung motor natin. So, ulitin niyo po, mababawasan ang pagkakataon ng mga magnanakaw. Hindi po natin maiiwasan kasi pag binuhat po, wala po tayong magagawa. Kahit ano pong gawin natin, anong alarm lagay natin, pag binuhat yung motor, wala po tayong magagawa. So, ganun po. So, panoonin nyo yung video, apply nyo sa motor nyo, at okay po. At ulit po, pasubscribe, share, at pa-hit the bell. So, maraming salamat. Magandang umaga sa inyo lahat, at ride safe to all. So, eto no, yung ni-request, no, kung paano ikabit sa motor, no. Bali na video ko na to, kaya lang hindi masyadong maliwanag. So, papaliwanag ko ulit ngayon. Yun, hihirapin alarm. Yung pagwawiring niya sa motor. So, dito ko siya kinabit sa SYM, no. Kasi, hindi ko na nilagay sa may sporty ko. So, parehas lang naman yun. Tuturo ko na lang sa inyo kung paano. So, ang kailangan nyo ay SPST na relay. Single pole, single throw. Or kung wala kayo nun, SPDT, yung ganitong relay, hindi nyo lang gagamitin yung isang pa. Yung 87 ay hindi nyo siya gagamitin. So, kinabit ko na siya kasi masyadong matagal kapag isa-isa natin. Papaliwanan ko na lang sa inyo yung connection. So, ang kailangan nyo, isang relay, tapos dalawang diode. Diode na 1N4007 tsaka isang DPDT na switch, yung ganitong klaseng switch. Bali yan, anim ang kanyang paa, tapos on yung gitna nyo, off. So, ganun siya, no? Ang sa relay. So, eto, papaliwanag ko na sa inyo pagkakabit niya. Yun, number 85 ng relay. So, number 85 ng relay. Eto siya. Number 85 ng relay.
lalagyan nyo ng diode. So, ang pagkakabit ng diode, ganito. So, ibubuhol nyo siya. Ibubuhol nyo siya. So, hindi masyadong maliwanag. Tapos yun, dalawang may gray na line, yung bilog, yan, magkahiwalay siya. So, yung dalawang negative ng diode, magkahiwalay. Yung dalawa, magkaroktong, nakakabit sa number 85 ng relay. So, tapos etong dalawang to, dalawang dulo ng diode, ikakabit nyo siya sa line ng signal light. Left and right. So, ikakabit natin siya. Ang left and right ng signal light nitong SYM ay kulay blue tsaka orange. Light blue. Doon nyo siya ilalagay. Papasok mo siya doon. So, hindi ko na siya masyadong ginandahan, no? Kasi tutorial lang naman. Papasok nyo siya doon. Left and right na signal light. Yung line ng signal light. So, yan yung number 85. Tapos yung itong switch, isang gitna, nakakabit rin siya sa number 85. So, 85 ng relay. So, yan, magkaroktong sila dyan. Tapos yung number 86 ng relay, nakakabit siya sa ground. Number 86 ng relay. Yan, sa ground siya nakakabit. Galing siya sa relay. So, ayan, ground siya. Tapos yung number 87. 87 na galing sa relay. Yan. Nakalagay naman siya sa ito siya nakalagay. Napakita ko lang sa inyo, no, sa galing siya sa busina. Dito siya galing. Ito yung wire na galing sa busina. So, ito yung negative ng galing sa busina. Dito sa pindutan na to. May dalawang line yan. Black, tsaka yung green. So, yung number 87, nakakabit. 87 ng relay, nakakabit sa green. No, sa green ng busina. Tapos yung number 30. Number 30. Sa accessory line na galing sa busina. So, dalawa yung line niya. Isang green. Tsaka isang black. Yung black, nakadikit sa number 30 ng relay. So, okay na yung relay natin, no? Tapos, eto naman. Itong isang ton. Ito sa galing sa switch. Nakadikit siya sa 85. 85 ng relay. Yung gitna. Kita ko yan. Tapos, itong isa. Yung katabi niya. Ito siya. Puti. Ito siya. Nakadikit naman siya sa flasher relay. Sa letter L ng flasher relay. So, yung flasher relay natin, makikita nyo siya sa ganito. May letter L tsaka letter B. Yung B sa battery. Sa L nyo siya ikakabit. Sa L. Yung ito, nakakabit siya sa flasher relay ng letter L. No. Kaya lang, kailangan papalitan nyo ng electronic flasher relay yun. Motor nyo. So, ito, pinalitan ko siya. Kasi magsisignal siya, no? Mag-hazard siya kapag nag-alarm. So, okay na yung dalawa. Itong dalawa naman, ito. Itong nasa gitna, dito siya nakadikit sa, nakatap sa kulay blue na galing sa stator. So, yung blue na yan, yan yung line ng dito, ng pulser. Yung kulay blue na may white. So, dyan siya, nakakabit. Tapos yung isa, eto,
Doon naman siya sa kabilang pole, sir. So, bubunutin niyo siya, paghihiwalayin niyo siya, no? Kasi yan, magkadikit siya dito. Tatanggalin niyo yung isa rito. Isa rito. Para maghiwalay yung connection niya. At lalagay niyo sila sa switch. No? Nag-isa sila rito. Yan. Sa pole, sir, galing yan. So, ganun lang, no? Medyo magulo lang yung wiring, pero kung susundan nyo yung mga tinuro ko, ganun lang siya kadali. Connect. So, susubukan natin siya. Kakabihin natin tong flasher. Atin siya kung gumagana, no? So, nandito siya sa on. Susubukan natin kung mag-i-start. So, nandito siya sa kabilang on. Subukan natin kung mag-i-start siya. Pusin natin. So, makita nyo nag-neutral. Kick-start natin. Sa kick yung nagagamitin kasi medyo mahina yung battery ko. Ayan yung normal mode niya. Nasa normal mode siya. Yung mapapa-under mo. So, papatayin natin siya. Yung switch, ililipat natin sa gitna. So, ayan, no? Nasa gitna siya, no? I-start natin ulit. So, patay yung susi. Wala yung ilaw yung neutral. Buksan natin yung susi. So, ayan, no? Bukas yung susi. Subukan natin padyakan ulit kung aandar. Kahit anong padyak nyo, hindi nyo siya mapapaandar, no? Kasi nakapatay na yun kill switch nyo. Kahit anong gawin, kahit electric start o push start, kahit push start o kick start, hindi siya aandar. So, subukan naman natin yung may alarm. So, ilalagay natin siya sa switch kung saan mag-a-alarm yung motor nyo pag sinusi. So, off natin yung susi. So, yan, dito tayo ulit. Kanina nandito siya, no? Dito, umaandar siya. Pag nasa gitna, kahit anong kick, hindi siya aandar. So, subukan natin dito sa kabilang on. So, ayan, no? Nalipat na natin siya. Subukan natin siya ulit isuso. Bubuksan natin susi. Ayan, no? Mag-a-alarm siya. Tapos, sisignal yung ilaw nyo. Subukan natin siya i-kick kung aandar. Hindi rin siya aandar. No? Kahit anong gawin, hindi rin aandar. So, yun yung kanyang tatlong function. Yung una, yung sa kabilang on, aandar siya. Pag nilagay niya sa gitna, hindi siya aandar, no? Pero hindi siya mag-a-alarm. Pag nilipat niya ulit yung switch sa kabilang on, pag sinusiyan siya, mag-a-alarm siya, pero hindi siya mapapa-andar. Alarm lang siya ng alarm. Ganun ang kagandahan niya. So, ayan, no? Naipaliwanag ko na mabuti, no? So, isipin nyo na lang kung saan nyo may ilalagay itong switch na to na kayo lang ang nakakaalam. Yung sa safe na kayo lang ang makakaalam para hindi siya nakalagay sa labas kasi useless rin pagkakabit nyo nito. So, yun lang po. At
sana natutunan nyo.